Ako ay probinsyano. Hindi po ako magtataka na maraming gustong magpapatay sa inyo nga po dahil sa kanyang mga kasalanan ginawa, General. O dahil marami siyang alam. Lahat na mahuli si Ricardo Dalisay at si Dumagit ng Buhay. Dahil naniniwala ako na may makukuha kaming impormasyon mula sa kanila na makakatulong maresolba ang kasong ito. Makakatulong. Sir, bakit sila hinahabol ng ex-military group na yan na nagtangka noon sa buhay ni General Oligario? At ngayon naman, si Ricardo Dalisay at ang pulang araw ang tinatarget nila. Sino ang nag-uutos sa kanila? Sino ang nagpapagalaw sa kanila? Yan ang mga tanong na kailangan ng kasagutan. Nuno. Dalisay, anong balita? Kala ko pakikitain mo yung mga kasamahan polis. Tinawagan ko na po sila. Mamaya gabi, oh. Magkikita ko kami. Sana lang, Dalisay, mapagkakatiwalaan mo talaga yung mga kaibigan mo. Alam mo naman, napakalaking halaga nakapatong sa ulo mo. Baka pati sila, masilaw sa laki ng halagang yun. Huwag kayong mag-alala. Mapagkakatiwalaan natin sila. Sir, gagawin mo. Sir, okay ka lang? Siyempre, hindi. Kinakabahan nga ako eh. Alam kong mali itong gagawin natin. Pakinggan na lang muna natin kung anong sasabihin ni Cardo. Tapos? Bahala na. Hindi mo kilala ng lubos si Director Hipolito. Kilala ko si Renato, General. Alam ko ang ugali niya. Alam kong mainitin ang ulo niya. Pero balang araw maniniwala din siya sa atin. Lalo na kapag nakakuha tayo ng matibay na ebidensya na inosente nga si Cardo. At alam ko, General, balang araw magkakabati din kayo. Nasa sa isang panig lang tayo ni Renato. Magkakampi tayong lahat dito. Ang importante ngayon, maprotektahan natin at matulungan si Cardo. Naiintindihan kita, General. Pero sana lang, huwag mong ibigay ang buong tiwala niyo kay Director Hipolito. Ano nangyari sa'yo, Cardo? Bakit ngayon ka lang nagpakita? Naipit po ako sa kuta ng mga rebelde. Pero marami ako natuklasan. Natuklasan? Tungkol saan? Na hindi totoo ang nababalita dito. Hindi totoo ang grupo na Pulang Araw ang nanggugulo at nagpapasabog dito sa Maynila. Paano nangyari yun? Di ba si Dumagit ang leader ng Pulang Araw? Oo. Pero merong grupo na Pulang Araw na kumalas kanila. Yun ay yung grupo nila Homer, alias Lakdan. Sila ang nanggugulo at nagpasabog dito sa Maynila. Hindi ko sabihin, sila rin may kagagawa ng pagkamatay ng anak mo. Oo. Kaya kinakailangan ko ang tulong nyo. Kinakailangan ko malaman kung saan sila nagtatago at kung sino ang koneksyon nila at nagpuprotekta sa kanila na kawani ng gobyerno. Wala naman palang kwenta yung mga polis ngayon eh. Pa-checkpoint, checkpoint ba? Ando, maghanap ka ng bar na matutuluyan natin. Ha? Bitin ako. Makalusot na nga tayo sa unang checkpoint, mamaya hindi na tayo makalusot sa susunod. Tignan mo naman itsura natin. Hindi nila tayo paghihinalaan. Yun ang pinagkaiba natin kay Dumagit at Dalisay. Sila, wanted. Tayo, malaya. Nang almusal, ah. Parang piyesta. Oo naman. Kasi maganda yung umaga natin, di ba? Tama lang yan. Kailangan natin mag-ipon ng lakas para sa trabaho natin. Mag-ipon ng lakas? Eh, wala namang kahirap-hirap ang ginagawa natin. Yung trabaho natin, oo. Pero kailangan pa rin natin maganda. Sa muli pag-aarap natin lang Dumagit at Dalisay. Paganda kayo. Alis tayo. Hanapin natin sila lakdan. Abi, ayaw ka rito. Baka madamay ka pa. Sige po, pinuno. Ako nang bahala magpantay dito. Wala na silang panama sa atin ngayon. Hindi pinaglalaban nilang pantay-pantay ang lahat. Nasaan sila ngayon? Ang kapantay nila, yung maganda ka. Yummy, yummy. Good for the tummy. Padala ho yan ng Santo da Silva. I'm beginning to be fond of that boy. So young and so corrupt. Pinagkakatiwalaan ba siya, Don Emilio? He reminds me so much of Joaquin. I feel na hindi ako nag-iisa sa mundong ito. I'm beginning to feel like I have a family. Ang sabi niyo sa akin na marahas si Joaquin ang nabubuhay pa. Pumapatay na walang awa. Hindi nagdadalawang isip. Ano ba sa palagay mo si Senator da Silva?
For all we know, he's the one who killed the pig. Ang sabi ni Dalisa sa mga tauhang ko ay mga dating miyembro ng Pulang Araw na tumuwalag at nagbuo ng sarili nilang grupo na ang leader ay si Homer Adlawan alias Alakdan. Sige na. Ilagay niyo na yung mga bomba sa sasakyan. Sila ang may kagagawa ng pagsabog dito sa Metro Manila. Kasama na yung mall kung saan namatay yung anak ni Carlo. Batang anak ko. Yeah. Bruno! Bruno! Mabuti naman, natagpuan na namin kayo. Tagal na namin kayong hinahanap eh. Alalang-alala na nga si Regine sa inyo eh. Lalo na sa'yo, Dalisay. Baka naman kaya hinahanap ng kapatid mo si Dalisay eh. Para isuplong kami ulit. Ay, hindi. Sising-sising na nga sila sa ginawa nila sa inyo eh. Pati si Chang. Totoo lang, kaya namin kayo hinahanap. Kasi gusto namin imbitahin kayo muli doon sa bahay namin. Naman pala, Pinuno eh. Ano na po? Dinataga, naisip namin ang pamilya niyo. Huwag kang mag-alala. Alam naman mga kapitbahay na mga nakatira kayo doon sa lugar namin, pero hindi sila nagsusuplong sa polis. Robert, Bruno, ayaw na namin kayo madami sa problema namin. Sige na, Dalisay. Kaya mo naman makabawi yung pamilya namin sa inyo. Pangako, ngayon wala na masamang mangyayari sa inyo. Pwede po bang humingi pa ako ng isang pabor sa inyo? Kumari ko sana makapwedeng bisitahin yung pamilya ko para malaman ko kung anong kalagayan nila. Saka pakisabi nyo lang ko na huwag ko sila mag-ilala sa akin, ligtas ako. Sige, bibisitahin ko yung pamilya mo. Tapos babalitaan kita kung ano sitwasyon nila. Sige, sir. Maraming salamat to. Magtawagan na lang ulit tayo. Kung akala mong hindi ko alam, Oligario, nagkakamali ka. Alam ko nga kung pinag-iinitan niyo ni Bora. Good luck sa investigasyon mo, Major Katimbing. Malamang ako ang iniisip ninyong Major na nakausap ng mga napatay na dati militar. Buti na lang patay ng lahat ng mga tauhan ko. Wala kayong makikitang pruweba na ako nga ang Major na yun. Yan ho yung cartographic sketch na nakita noon at pinag-ihinalaan din na siya ang nagpasabog dun sa mall. Nagtutugmayan dito kay Homer Adlawan. Nahuli, 7 taon na nakakaraan. Illegal possession of firearms. Pero nakatakas yan, sir. Wala nakakalam kung saan siya nagpunta. Sir, mukhang kailangan na ipakal sa mga presinto yun. Planta na mga bomba sa lugar, sir. Ahantayin na lang natin sumabog. Buti. Magkita na lang tayo sa hideout. Baka naman pwedeng ibigay niyo na yung bayad sa amin mamaya. Bakit ka ba nagmamadali, Homer? May pagkagamitan lang ako, sir. Importante. Ibibigay ko rin sa inyo yung pera ninyo, pero hindi muna ngayon. Meron akong importanteng gagawin at tatawagan ko na lamang kayo, okay? Huwag na natin gawin to. Oo nga. Sa bagay, baka hindi na tayo swerte yan. Mahuli tayo. Barya pa lang yung pera natin. Hanggang doon na lang ba kayo? Iinahanin niyo pala. Oo, delikado tayo, pero nasa likod dati si Buitre. Kaya kahit anong mangyari, protektado tayo. Ikaw ba ang pumatay sa anak ko? Malalaman ko rin ang katotohanan. Renato, did you see the news? Yeah. Magpapatawag na ako ng meeting, so see you then. May papakiusap ako sa'yo. What is it? Huwag ka muna sana magbigay ng statement sa press tungkol sa nangyaring pagbobomba hanggat hindi pa natatapos ang investigasyon. Kaya na, inuutusan mo ba ako kung ano ang dapat at hindi ko dapat na gawin? Masyado pang maaga para magbigay ng statement. Wala nang ibang gagawa pa niyan kundi ang Pulang Araw, Dayan. Hanggang ngayon ba ay naniniwala ka na inosente si Dalisay? Kung ganyan ang paniniwala mo, I have to pull you out from this case. Dahil mas gumagana ang emosyon mo kaysa iyong utak. Wala ka talagang awa, Hipolito. At matinik din talaga si Nanakman. Sigurado, hanga ka sa kanila. Samantalang ako, basta mo nalang bibitawan. Wala ka nang antiwala sa akin. Pero nasa mga kamay ko, ikababagsak. At sinisigurado ko hindi ka lang lalagapak, Hipolito. Dudurugin kita at ang mga ambisyon mo. Ayon sa report, 18 tao ang naging casualty ng pagsabog. 25 ang sugatan. At parehong klaseng bomba ang ginamit sa pagsabog katulad ng nangyari nung nakaraan.
At wala na namang nakita sa CCTV footage ng mga taong kahina-hinala ang kilos. So hindi niyo alam kung sino may gawa nito. Isn't it obvious? Ulang araw lang ang may kagagawa nito. At ngayong gabing ito, marami na namang tao ang nawala ng buhay dahil sa kabagalan ninyo. Sir, ginagawa namin ang lahat. Well, hindi yon sapat, General. Siguro mas mabuti pang kumuha ako ng mga bagong tao para ma-resolve ang kasong ito. Mga taong buo ang loob. Sabagay, buo naman talaga ang loob ninyo para ipagtanggol si Dalisay. Hindi namin pinagtatanggol si Dalisay, sir. Meron man kaming apprehensions, pero hindi ito pumupigil sa amin para gawin ang dapat namin gawin para ma-solve ang kasong ito. At para matukoy ang totoong may sala. Alam kong delikado pa rin sa mga kasamahan mong polis. Kung mauunaan tayo kina Homer, dahil opisyal ng gobyerno ang pumoprotekta sa kanila. Pero Pinuno, di ba sanay naman po ang mga polis sa delikadong misyon? Pero iba to. Ibang mga opisyal ng gobyerno ang makakalaban nila. At makakalaban natin. Sa mga kaya niyang gawin, hindi lang simpleng opisyal yan. Mataas ang posisyon yan, sigurado. Hindi man ang opisyal ng gobyerno niya, siya ang dahilan ng pagkamatay ng anak. Kasama mo kami, Dalisay, sa pagbigay ng hustisya sa anak mo. Senator, mayroon lang akong hilingin. Ano po yun, Don Emilio? Pag nahuli mo sila, I don't care about Dubagit at ang mga kasama niya. Basta si Dalisay, dalhin mo sa akin ang buhay. Parang galit na galit ka dun sa tao. Ang gusto mong gumanti, pareho nung ginawa sa pamilya mo. Hindi lang basta ganti. I'll make sure that he will regret he was born in this earth. Dalisay, your days are numbered. Sirian! 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 Ibig niyang sabihin, tumigil muna kami sa paghahanap dun sa pulang araw at kay Dalisay? Of course not! Pero huwag mo nang gamitin ang mga tauhan. Tablon. Don Emilio. Sino ang utusan ko? Wala naman akong pinaniniwalaan kundi yung mga tao ko. Nakalimutan mo na ba, Senator? I am on your side. I have more than enough men to do the job for you. Handa sila makipaglaban, Senator. At sa tamang presyo, gagawin na lahat ng pagkagawa mo. Huwag kang mag-alala. Ako ang magbabayad sa kanila. Kasi sa akin, mahanap si Carlo. Kating-kating ang mga kamay ko. Gusto ko siyang sakalin, pilipitin hanggang sa lumuha ang kanyang tita. Kahit ako ay probinsyano, diurong kahit dehado, pagsumbipat asintador.